Badolato. So kahapon dyan sa Pilipinas ay nag-wellness leave si Boying, si Bonjing. So ito ba ay ligwa ka na or graceful exit dahil sa sobrang dami ng kanyang kapalpakan? First honor si Gina na nagmamaganda. Ayun. So sinasabi doon sa kanyang wellness leave na you know it's a personal intention, preference. Hi Mark Polintan, how are you? Welcome back. So andito ngayon sa malayong sibilisasyon. Nasa malayong kabihasnan ako. I am meeting with my friends here in the east part of Los Angeles. Okie dokie, Miss Eileen. So ano ba ang ano natin dito, ang tansya natin? So nung nabasa ko itong wellness leave niya for 10 days, ito na yung produkto niya, Ma'am Mirna Nas and Nunet Bacolod. Ito na yung kanyang resulta kung saan puro kapalpakan. Imagine ninyo, umpisa tayo sa kanyang anak last year na nasangkot sa kush, di ba, sa illegal substance o illegal plants o, you know, na inayos niya bilang isang Department of Justice Secretary. Dapat you have to lead by example. Panagutin ang anak niya dahil nagtanggap, okay? Nagtanggap ng ipinagbabawal na damo. So, ano nangyari? Hinuli kunyari. Then later on, I think in January, di ba, kung tama ang recollection ko, i-absuelto na ang kanyang anak. So, but definitely, itong pag-absuelto sa kanyang anak, alam din ni Lisa Smugs to. Okay? Alam din ni Lisa Smugs dahil ang statement niya dyan na dapat maayos ni Boying yan dahil nakakahiya daw sa administration. Diyos ko, bakit ganun? May nang bubwisit talaga sa phone ko, ha? Anyway, so that was October. So ang dami ng kapalpakan, then pumasok yung issue kay General Bantag na sinasabi niya, oh, 90% solved na yung problem, solved na yung case, Tapos even wala pang naipo-pursue sila sa court. Nagpi-press release na siya na solved na yung case, 90%. O tignan mo naman, ano nangyari diyan kay General Bantag? 'Di ba? And kay Teves, okay na pinagbibintangan na yung tao even though wala naman doon sa crime scene. At may mga pinaamin na kesyo diniin si Teves, pero may mga lumabas based din sa statement ni Arnie Teves ay binayaran ni Bonjing, yung mga ganon. So sobrang palpak talaga ng DOJ. And of course, kasama din si Remula doon sa issue ng Ukada, Manila, na kung saan nakialam si Ahas doon at saka si Kuting para kumubra ng mga shares o pagkikitaan yung dispute within that company. You know what I mean? So sobrang nakakahiya na siya sa taong bayan. Not only Boying, pero yung administrasyon na ito. At ayon sa ating Puting Ahas, baka, you know, hindi na makabalik si Bonjing. Si Boying dahil nga kumbaga hindi na maganda yung imahe niya eh. At saka paano mo pagtitiwala ng Department of Justice na mismo ang anak niya ay nasangkot sa illegal substance tapos sasabihin niya wala siyang alam? My God, mga palangga. The fact na ito'y rich family sila because of, you know, their political connection at yung kanilang history dyan sa Cavite. Imposible hindi mo alam kung anong ginagawa ng anak mo. Kahit pa matigas ang ulo ng anak mo o mabuting bata ang anak mo, alam mo as a father, as a parent, kung anong ginagawa ng anak mo. Tapos nasabihin, wala kinalaman, malungkot sila. Remember that, ang sabi nila nung nasakote yung kanilang anak, kesyo malungkot sila dahil yun ang nakasadlakan ng anak nila, malungkot. But later on, naayos sila. So, paano mo titiwalaan ang justice system sa Pilipinas na mismo ang namumuno eh Joang? You know what I mean? Ibig sabihin, hindi pinapatupad ang taong hustisya, puro injustice ang binibigay dito sa mga taong gusto nilang idiin like Bantag and Teves without due process. Ang ginagawa mo, kuting Bonjing, dahil, you know, magkakasabot kasi kayo eh. Actually, mga palangga,
siguro gusto nang i-repair ni Bonji, ni ano, ni Lisa, na hindi na tama itong ano, itong nangyayari. Mukhang nasisira na ang asawa kong si Kuting. Diba? Vince Tadoy, thank you so much. So, para mali, maano nila, ma-save nila ang DOJ, sige, mag-leave ka muna, kunyari, wellness leave. What the hell is wellness leave? Bakit may mga leave-leave na ganong wellness eklabush? Diba? Wellness leave, in the first place, dapat yung utak nyo talagang matino. Pero, the fuck nilo fuck na si Boying, si Lisa, lahat yung mga binagit kong pangalan ay nag-connive sila to lalong palubugin ng Pilipinas to get money from these people, from smugglers, from the go, from, you know what I mean? Yung mga negosyante na in-extort nila, nakikipagsabwatan sila. So, siguro sabi ng Kuting, teka Bonjing, tama na tong ano eh, eksenang ito, sobra na, okay. Sabi ni Alexander, what's the revelation of Kong Teves? May revelation siya. Meron na ba palangga? I will, ano, nasa labas kasi ako, so hindi ko pa masyado na update. Nagda-charge kasi ako ng aking jutang na Tesla. So, nagda-charge kami dito while waiting for my friend. So, kagabi, medyo ngarag, mga ngarag. Okay. Lorna Andales, magtanim na lang ng kamote si Bonding at dapat managot siya sa ginawa niya ka General Bantag at iba pa. Na, mga palangga, hindi yung magtatani. Marami ng pera yan. Actually, mayroon pang information na binigay sa akin regarding sa droga din ito, but hindi ko pa kasi nabasa, yun palangga, ang hirap i-splook sa inyo nang hindi ko pa napag-aralan yun. But anyway, dun lang tayo sa mga issue na ginagawa niya na trial by publicity as DOJ, hindi pa na dumadaan sa tamang proseso ang mga nasangkot o nasasakdal. Like, yun nga, yung dalawang personalities na si Teves at si General Bantag. Diba? Imagine ninyo, alam na, kung babalikan ko, yung naalala ko dun kay General Bantag, na kesyo si General Bantag ay may mga, ano dun, may mga hinukay na ganito, kung ano-anong mga hinukay daw ni Bantag. Sabi ko nga, as DOJ, alam mo na pala. Alam mong bawal sa batas yung ginawa ni Bantag during that time. Yung paghuhukay doon sa loob ng bilibid. Eh, bakit you allow? Diba? You allowed him to do it. Kung alam mo yung batas, as DOJ, an attorney ka. So, doon pa lang ang daming palpakayangan yung mga palangga. Hindi ako masyadong nagtutok sa issue nila. Dahil alam ko, darating tayo sa ganito at marami namang nakikipaglaban dyan kay Teves at kay General Bantag. So, nag-focus ako kay Kuting at Ahas dahil mas malupit yung mga information, yung mga expose natin dito sa mag-asawang ano na to, sa mag-asawang yun na, Kuting at Ahas administration. So, ang tansya natin dito dahil soplang-soplan, ay ano na, apektadong-apektado na ang Kuting at Ahas administration, kaya pinagpahinga na muna ito. Wellness ka-chipan, pwede ba lahat na lang, you know, lahat na lang may mga dahilan kayo, 'di ba? Graceful exit or ligwakan. So pag mahirap kulong agad, sabi ni Aida, saktong agad, pero kapag anak at swelto. At saka you know, alam mo nagkaroon ng katapat to si ano eh, si Bonjing sa pamamagitan ni General Bantag at ni Teves eh. 'Di ba? Ang advantage lang kasi nitong Boying na ito, ang advantage lang niya kasi nasa pwesto sila. Kaya talagang sinaabuso nila yung power nila. Eh, pero believe ko dito kay General Bantag at kay Teves kasi matapang nilang hinaharap to si Bonjing. At saka walang ano, paano pa ngayon magkakaroon ng ano yung tao, ng motivation, what is that motivation? Yung no, lakas ng loob. Paano magkaroon ng lakas ng loob na magreklamo sa kanilang mga problema, like may mga kaso sila, kung mismo itong mga taong like General Bantag, Bucor Chief, and dating Bucor Chief, at itong si Teves, na malalaking tao na sila sa lipunan, still, kaya silang manipulahin o kaya silang ipahiya ng, what do you call it, ipasinungalingan sa true traditional media na sila ay parang convicted na. Hindi pa man tina-trial itong mga taong ito, convicted na sila sa mata ng bayan, which is hindi naman nagwagi si Boying doon.
na ipas, yun kasi ang laro ng gobyernong ito eh, ng Kuting administration. Magdadakdakdakdak sila sa traditional media, sa mainstream media, na ito, 90% na solved na yung problem, dadadadada, yung case ni General Bantag at ni Teves, ito na, ikinanta na siya, na itong si Marvin, dadadadada, di ba, yung witness nila. So, later on pala, din nag-change of statements, di ba? So, what the heck? Ano ang klaseng DOJ? At wala siyang reputasyon. Mukhang nagkukush din. Mukhang bangag din. Pulboron din. Katulad Lisa, Lisa, my love. Baka sa sobrang ano na nila. Ayan. Submit. Ayan. Kinatawa mo si Hitad. Hindi sumasagot pa ka Borlog. But anyway, sa sobrang ano nila, palangga sa tao, panggigipit. Paano ka magkakaroon ng trust sa justice system natin kung mismo itong mga taong nabanggit na walang due process? Diba? Pero pag anak nila, maliban sa itinago nila, two days, three days after pa nila, bago inilabas sa media na nahuli ang kanyang anak sa illegal coach na yon. Kasi alam ko yan, may nag-text sa akin dun sa particular na kung sa